na namang bumilis ang inflation o antas ang pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa. Ilan sa mga tinuturong daylan ang pagsipa ng presyo ng kuryente at petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Sa ika-apat na sunod na buwan, bumilis na naman ang taas presyo ng mga bilihin at serbisyo. Naitala ang inflation sa 3.9% noong Mayo, bahagyang mas mataas ng Abril. Yan na ang pinakamataas simula November 2023. Bukod sa produktong petrolyo, malaki rin ang ambag dyan ng pagsipa ng presyo ng kuryente. Matatanda ang numipis ang supply nitong mga nakaraang linggo, dahilan para ideklara ang yellow at red alert. That's possible because of course if you have higher demand compared to supply, that would trigger some adjustments in the prices upward. Pero may isa pang nagtulak pataas ng inflation, ang presyo ng luya. Dito sa Metro Manila, dumoble ang presyo niyan mula nung nakaraang buwan at umaabot na ng halos 300 pesos kada kilo. Kaya mabenta ang tingi-tingi na nagsisimula sa 5 piso lang. Ngayon, nasisira kasi nasisira yung forma, pinuputol-putol eh. Nagiging chap-chap luya. Para mapagbigyan lang yung bibili. Ayon sa Department of Agriculture, karaniwang mataas ang presyo kapag tag-ulan lalo't tapos na ang anihan. Sa ngayon, di matiyak ng Philippine Statistics Authority kung magtutuloy-tuloy ang pagbilis ng taas presyo sa mga bilihin. Isa sa binabantayan ng Philippine Statistics Authority ang galaw ng presyo ng bigas. Malaki kasi ang epekto nito kapag tumaas ang presyo, lalo't kalahati ang ambag nito sa kabuuang inflation. Kaya tiwala silang makakatulong daw ang pagpapababa ng taripa para lalong bumaba ang presyo ng bigas. Sa taya ng ahensya, nasa 6 to 7 pesos ang pwedeng ibaba ng presyo ng bigas. Oras na maibaba na sa 15% ang taripa mula sa kasalukuyang 35%. Tinataya ng Department of Agriculture na posibleng maramdaman na sa susunod na buwan ang pagbaba ng presyo. Naglalaro ngayon hanggang 55 pesos ang presyo ng bigas. Ang National Economic and Development Authority naman, sinabing nakatakdang ipatupad sa buong bansa ang food stamp program sa Hulyo. Yan ay para makatulong sa mahihirap na maibsan ang taas presyo ng pagkain. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa kongreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.